Dahil sa tindi ng nararanasan traffic sa Metro Manila, isinusulong ni MMDA Chairman Francis Tolentino na baguhin ang number coding scheme. Panukala niya, imbes na dalawang numero, apat na numero na ang isama sa coding kada araw. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Yung bilang ng mga sasakyan sa Metro Manila, kaya sobrang traffic din yung dinaranas ng mga motorista. Sa datos nga ng MMDA noong 2010, ay nasa 1.9 million na yung sasakyan, kaya lumubo pa ito ngayong taong 2013 sa 2.3 million. Ang panukala nga ni Chairman Francis Tolentino ay baguhin na yung number coding scheme. Halimbawa, yung kasalukuyang Monday na 1 to 2, yung o Tuesday 3 and 4, 20% lamang doon kasi yung nagagawang reduction niya sa mga sasakyan. Kaya plan nila gagawin ng Monday 1, 2, 3 and 4, Tuesday 5, 6, 7, 8, Wednesday 9, 0, 1 at 2. At sa ganitong sistema doon kasi 40% yung posible mabawas average daily traffic na abot sa 326,504 sa EDSA pa lang. Ipinatutupa daw Chino sa Rio de Janeiro sa Brazil yung apat na numero ng coding. Dagdag pa nitong si Tolentino, nag-ugat yung problema sa kakulangan ng madaraan ng kalsada para sa lalong dumaraming sasakyan. Para sa isang mega city na may tuturing tulad ng Metro Manila, dapat 25% ng total land area yung nakalaan para sa kalsada. At umbas dapat yan sino ng 8,000 kilometers, pero meron lamang na 5,000 kilometers na ang karamihan ay maliliit pa o barangay road. Kailangan pa raw ng 6,000 kilometers. May mga car owners din daw sino na hindi lang iisa ang sasakyan, kundi dalawa, tatlo o apat, mayroon pang ang iba, lima. Kaya nababaliwala rin daw minsan yung number coding. Dadaan pa raw sa public consultation ng naturang panukala bago may patupad. Pero nauna nang sinabi nitong si Quezon City Mayor Herbert Bautista na sangayon siya na baguhin ang number coding scheme, ang panukala naman niya, imbes na apat, tatlong sasakyan o tatlong numero yung ipagbawal kada araw at gawing exempted yung mga public transport hanggat hindi raw naayos yung ating mass transport system. Yan muna ang pinakasaryong balita mula pa rin dito sa Ortigas. Balik sa iyo, Chino. Steve, paglilinaw lang, tama ba yung dinig namin, 40% yung panukala na reduction ng bilang ng mga sasakyan kada araw? May pag-aaral ba yung MMDA tungkol sa impact ng productivity dito sa Metro Manila dahil parang 40% kada araw ng mga sasakyan mawawala sa lansangan? Tama ka dyan, Sino. Ito kasi nag-ugatun sa, kung matatandaan mo, may binabanggit yung NEDA na economic loss natin na abot sa 2.4 billion. Kumbaga, ito yung isa sa mga nakikitang paraan ng MMDA para raw makusyon yung sinasabing ganung kalaking impact sa economic loss natin. So kapag naipatupad daw ito, currently 20% na yung reduction natin dun sa total average traffic natin. Sa EDSA, halimbawa, nasa 326,504. So ang gagawin mo ay babawasan mo pa ng 20% yung 326,000 na yun para ma-reduce pa yung bilang nung mga sasakyan. Yan ang binabanggit nila kasi wala naman daw makita pang alternative sa ngayon dahil medyo may katagalan pa kung yung aantayin pa natin yung mga infrastructure projects o yung pagdaragdag ng mga kalsada. Hindi naman daw nababawasan yung bilang ng mga sasakyan dahil ang ugaling nating mga Pilipino ay hanggat napapakinabangan pa yung sasakyan kahit na luma o karag-karag na patuloy pa rin natin ginagamit. So ang nangyari, bilin ng sasakyan hanggang naiipon at hindi naman ganong nadaragdagan yung ating mga kalsada. Maraming salamat, Steve Dailisan.